So, eto guys, magre-refill po tayo ng Ginebra San Miguel. Kung eto yung pinaka bestseller po natin, yung ating Ginebra San Miguel. Dahil tumaas na nga po yung Red Horse, ay napakabilis nga pong maubos yung ating Ginebra San Miguel. Mapaka 4 cantos o kaya eto yung gin bilog, ay napakabilis nga pong maubos to ito. So eto guys, bago tayo magsimula, ay mag-shoutout sa lahat ng ating mga subscribers, followers dyan sa mga Facebook page at saka dito sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood. So ito guys, ang bentahan na po natin dito sa ating Ginebra San Miguel ay 150 na po ito yung ating 4 cantos. Ito yung tinatawag na 4x4 ay 150 na po guys yung ating benta dito. So napakabilis po guys maubos dahil nga medyo nagsimula na yung tag-ulan. At ito nga po yung kanilang binibili dahil mas mabenta na po ito dahil tumaas na nga po yung stallion at saka yung 500 ay ito na nga po yung binibili nila. So ang benta natin dito sa Gin Bilog ay 75 pesos na guys, samantala yung Red Horse na 500 ay 65 na. So kunti na lang yung diferensya guys ay magpapang-abot na. Kaya ayun, napakabilis po ang opos ng ating Ginebra San Miguel. So sa lahat ng mga ka-team Kasari dyan na umaga pa lang ay talagang trabaho na talaga yung kanilang inaatupag, ay maganda po yan guys dahil mas maganda nga po yung may ginagawa kaysa yung nakatunga nga lang po tayo dyan o nakatambay. Mas maganda po yung may sarili na po tayong negosyo at napakasarap po ang pakiramdam na mayroon po tayong sariling negosyo. Yung masasabi mong sayo lang at hindi ka na nagtatrabaho sa ibang kumpanya at hindi mo ito masasabi, ay pinapayaman mo yung ibang may-ari ng kumpanya guys. So yun, dahil naubusan nga po tayo ng gin bilog na isang box at hindi pa nga po dumating yung ating supplier, ay ito muna yung ating i-share sa inyo yung ating Ginebra San Miguel. So ayun mga ka-team Kasari, medyo uminit na at gumanda nga po yung panahon at kaya naman ay medyo magandang sign nito dahil alam ko may pasok na yung mga bata at ito ay magiging busy na naman po tayo mamaya, kaya mag-prepare po tayo. So ito kagandahan ng may sari-sari store guys, kasi hindi ka na mag-iisip kung ano yung gagawin mo sa araw ng kinabukasan o kaya sa susunod na araw. Alam na alam mo na yung gagawin mo guys, inaantay mo na lang yung mga delivery mo. Kasi hindi kami pumupunta doon sa mga groceries kapag hindi po kailangan, dahil sayang nga po yung ating pamasahe at yung gasolina. Kasi halos lahat naman ngayon ng grocery store ay nagdi-deliver na, nag-rolling store na po sila, dumadalaw na po sila dito sa tindahan. So ayun nga po yung kagandahan ngayon, hindi na po kagaya dati na yung mga sari-sari store owner yung pumupunta sa grocery, dahil dumarating na rin yan si Pure Gold, si Grocery ay pumupunta na rin sa mga tindahan. So sa lahat ng mga nataga Quezon City sa Maynila, at ganun nga po yung labanan ngayon guys, so para makabawas-bawas po tayo sa expenses. So ayun guys, sa lahat ng mga OFW na gustong magnegosyo, lagi kong binabanggit sa mga vlog ko ang OFW dahil naranasan ko nga po yung buhay OFW, yung halos hindi ka makatulog, na homesick ka, iniisip mo yung pamilya mo, ay napakahirap nga po guys. So eto, mag ipon po kayo ng marami at mag-business po kayo sa pagdating nyo dito sa Pilipinas. Dahil may pasok nga po yung mga bata ngayon guys, eto po yung mabilis sa kanila. Eto yung mga Yakult, Chucky, Dasmil. So eto yung na pinapalamig natin yung ating pancham, kasi ito po yung mabilis sa kanila, kasi 10 pesos lang yung ating pancham. Sa mga nagbe-merienda naman ay mabili po yung ating Mountain Dew, ang ating mismo, at saka yung mga medyo sosyalin ng konti ay ito yung mabili yung ating Pukari. So 20 pesos ang benta natin dito, at sa 20 pesos din po ang benta natin dito sa ating Coca-Cola. So mismo, so pagdating namin natin dito guys, yung ating wow, sarap namang uminom nito ng Red Horse beer. So medyo tumumal po tayo dito dahil nga nagtaasan nga po siya ng 5 pesos po ang mga benta natin, bali 55 pesos na po ang benta natin dito. Ang ating litro guys ay super mabenta po yung ating mga litro. So ang benta po natin dito ay 40 pesos na guys yung ating benta natin dyan sa litro. I-check naman natin guys yung ating backup na freezer. So andito yung ating
mga ibang inumin, yung ating pilpils yan nandyan. So kailangan lang po natin ulit mag-refill po natin dito ulit. So yan ang ating backup. So dito naman sa ice cream ay ang tawag nito, mabenta po yung ating natawag na 10 pesos guys, at saka yung ating ice, ay mabenta po yung ating ice. So ganito po yung ating ginagawa, nag-stack po tayo ng ice dito kasi okay lang na mag-stack yan. Kailangan bago tayo maglagay dito guys ay matigas na po yan ice para hindi siya tunawin yung ice cream natin. So ayun guys, ang latest updated po natin dito sa sari-sari store business po natin. Napakasarap po ang may sariling business. Ito po yung ating sinasabi. Kahit maliit man lang yan guys, kung mabenta po yung may mga paninda ay talagang kikita naman po tayo dito. Mas maigi nga po yung mayroon po tayong pinagkakakitaan kaysa wala po tayong inaantay o nagtatambay lang po tayo, nakikipagmarites lang po tayo sa kapitbahay, ay mas maganda po yung humanap po tayo ng paraan para tayo ay mabuhay. So yon, hanggang dito na lang muna guys yung ating latest update dito sa ating tindahan. So iwas-iwas muna tayo sa mga bisyo, sa mga expenses para tayo ay lumago ng lumago. So hanggang susunod na vlog natin ulit. Bye!